Hello! Kamusta na? Sana okay lang kayo. Sa araw na ito, nais ko kayong imbitahan, magpuri sa Diyos at tayo maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang mga salita at pag-awit ng papuri sa Kanya. Sa tuwing tayo ay lumalapit sa presensya ng Diyos, tayo ay nakakaranas ng matinding kapayapaan, malalim na kagalakan at tunay na kabuluhan ng buhay. Ang maranasan ang pagpapatawad ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagliligtas ng Diyos ay nagtutulak sa atin na magbigay sa Kanya ng pinakamataas na papuri at parangal sa ating buhay, sa ating isip, sa ating mga gawa, sa ating puso at sa ating pagkatao. May you enjoy worshiping God with us today and listening to His Word and singing songs of praise for Him. Good day, CBCP. We're blessed that you're with us today. As the year 2020 comes to an end, we look back to an unusual year where we had no choice but to face the tragic effects of COVID-19. Church, what are your challenges and struggles during this pandemic? Maybe we have feared getting infected by the virus. For entrepreneurs, struggles may mean that business has not been doing so well. And for working professionals, challenges may mean losing job opportunities and foreseeing an unstable future ahead. Despite all this, we do not lose hope, for situations around us may bring uncertainty, fear, anxiety, and stress. But just because our eyes don't see, doesn't mean that God is not there. There may be times when our troubles may appear bigger, but when we take time to stop and count His blessings, we may forget that our God is greater than all of this. Church, as we walk with God, we believe that our Father in heaven has never stopped blessing us in big and small ways. He has actually blessed us so much more than we deserve. The psalmist says, "I will give thanks to you, O Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name." Brothers and sisters, what is one thing that we can thank God for? As we recall God's goodness, let us sing with a grateful heart. I come before you today, and there's one thing that I want to say. Thank you, Lord.
with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Naalala ko, meron akong kaibigan na napakasipag maglingkod sa simbahan. Kasama ang kanyang mga kapatid at buong pamilya, sila ay linggo-linggo, sumasamba sa Diyos, nangunguna sa pagtuturo ng Biblia, nangunguna sa mga awitan, at halos lahat ng gawain sa paglilingkod sa Diyos, sila ay nasa unahan, tumutulong. Pero ang kaibigan kong ito ay mayroong sikreto na konti lang ang nakakaalam. Pagdating sa simbahan, sila magkakapatid ay parang maayos, mababait, nagmamahal sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Pero pagdating sa bahay, sila ay puro away. Sila ay nagmumurhan, sila ay nagkakasakitan, sila ay nagyayabangan. Ang gulo-gulo pala nila sa pamilya. Kapag ka nasa simbahan, ang bukang bibig ay papuri sa Diyos. Ang kanilang pinapakita ay isang banal na buhay. Ngunit pagdating sa bahay, sila ay puno ng galit, puno ng yabang, puno ng kasalanan. Nakakalungkot po ano? Marami daw mananampalataya ay ganyan ang ating mga buhay. Ang ating pagkakristyano ay parang damit na pinapalitan. Parang damit na hinuhubad tuwing Lunes hanggang Sabado, pero pagdating ng Linggo, isusuot natin uli. Sa araw na ito, patuloy natin pag-uusapan ang aklat ni Haggai at ang kanyang mensahe sa mga tao na naglilingkod sa Diyos, ngunit ang kanilang mga puso ay mali. The message of the prophet Haggai to the remnant people of Israel who came from Babylonian captivity back to Jerusalem. His message is how to experience the true blessing that comes from God. We see their commitment going through the difficulty of leaving their families from Persia to go back to the promised land. We see their commitment to the Lord that as soon as they got back to Jerusalem, they started rebuilding the altar and started to rebuild the temple. But they encountered strong opposition from the people of the land, and so the project stopped. Meanwhile, they got busy with their own work and they started to build their own houses. And the temple construction was set aside for 16 years. So Haggai rebuked the people and called them back to finish the building of the temple. The people responded and work in building the temple started again. So that was essentially the message of the book of Haggai. God will grant true blessing to us when we prioritize God, when we make Him first in our lives, and when we prioritize His work more than anything else, more than anyone else. Tayo ay nakakaranas ng pagpapala ng Diyos sa tuwing inuuna natin ang Diyos. But Haggai goes a bit more deeper. Ito ngayon ang problema ng mga tao sa panahon ni Haggai. Sila ay naglilingkod sa Diyos, ginagawa nila ang tahanan ng Diyos. Pero ang kanilang mga puso ay mali. Ang kanilang mga buhay ay puno ng kasalanan. Ang kanilang pagsamba ay hindi nakakalugod sa Diyos. Ginagawa nila ang tama pero ang kanilang puso ay mali. Ang kanilang labi ay nagpupuri sa Diyos ngunit ang kanilang mga ugali ay punong-puno ng kasamaan. Sila ay sumasamba sa Diyos ngunit sinasaktan din nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga maling buhay. Ang resulta, sila ay hindi pinagpapala ng Diyos. It was not enough to reconstruct a physical temple. God never desires a beautiful building and lots of sacrifices from His people if their hearts are wrong, if their hearts are full of sin. So the message of Haggai is not only to exhort the people to continue working, building the temple of God, but to also to do it from a right heart, from a pure heart. In a sense, outward religiosity or external spirituality is never enough for God.
God looks on the heart. Kung tayo ay abala sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos, ngunit ang ating mga puso ay marurumi at makasalanan, para na rin nadudumihan yung ating paglilingkod at pagsamba sa Diyos. If we think God will bless us simply because we're doing good things and spiritual ministry, we are mistaken. God is not fooled by anyone who is serving Him but is hiding sin in his heart. Nasasaktan ang puso ng Diyos sa tuwing tayo ay naglilingkod sa Kanya at sumasamba sa Kanya, pero meron tayong tinatagong mga kasalanan sa ating mga buhay. We often look at the outward, external, impressive activities. Lord, kita mo naman ha, ang galing na mga ginagawa ko para sa'yo. But God looks at the heart. If our heart is wrong, what we're doing for God becomes wrong, even when we think it is right. Our hidden motives are important to God. Our private thought lives matter to God. Mas mahalaga sa Diyos na ang ating paglilingkod at ang ating pagsamba ay nanggagaling sa pusong malinis at buhay na maayos. The heart that God seeks is the heart that seeks God. True blessings come to those who have pure hearts, who encounter God's presence, and who trust God's promises. Sa madaling salita, tayo ay pagpapalain ng Diyos sa tuwing tayo ay naglilingkod sa Kanya, sa tuwing tayo ay sumusunod sa Kanya, sa tuwing tayo ay nagtitiwala sa Kanya, sa tuwing tayo ay sumasamba sa Kanya. Pero, kailangan ito ay galing sa isang pusong banal, sa isang pusong tama, sa isang pusong malinis. Merong tatlong bagay tayong mapupulot sa bahaging ito ng aklat ng Hegay. Ito yung una. God blesses us when our hearts are right with God. Tayo ay pinagpapala ng Diyos kung tayo ay may pusong malinis sa harap ng Diyos. Yun ang problema, ano? The people are not right with God. So the prophet Haggai spoke to them about it. Habang pinakikinggan natin ito, maganda rin na ating tanungin ang ating mga sarili. Kamusta ba ang ating relasyon sa Diyos? Tama ba ang ating mga puso sa harap ng Diyos? The Lord sent this message to the prophet Haggai. This is what the Lord of Heaven's army says. Ask the priest this question about the law. If one of you is carrying some meat from a holy sacrifice in his robes, and his robe happens to brush against some bread or stew, wine or olive oil, or any kind of food, will it also become holy? The priests replied, no. Then Haggai asked, if someone ceremonially unclean by touching a dead person and then touches any of these foods, will the food be defiled? And the priests answered, yes. Then Haggai responded, and that is how it is with this people and this nation, says the Lord. Everything they do and everything they offer is defiled by their sin. Dito, ipinakita ni Prophet Haggai na ang ating mga kasalanan ay mabilis kumalat at ito ay nakakahawa. Kahit na ang ginagawa mo para sa Diyos ay tama, maayos, mabuti sa panlabas, pero kung ito ay nanggagaling sa puso na marumi, parang nagiging marumi rin ang iyong paghahandog sa Diyos. Here is the point the Lord is making through Haggai and his questions. Just because you handle holy things does not mean that you are holy. In fact, if you are unholy and you handle holy things, you will in turn make those holy things unholy. Hindi porke gumagawa ka ng mga banal na bagay para sa Diyos ay banal ka na. In fact, kapag ka makasalanan ang iyong puso, yung ginagawa mong banal ay nagiging madumi. Simba ka ng simba, hallelujah ka ng hallelujah, umaawit ka ng papuri, naglilingkod ka sa simbahan, gumagawa ka para sa Diyos. Pero ito ay galing sa pusong masama at makasalanan at mayabang, pusong marumi. Lahat ng ginagawa mo para sa Diyos at lahat ng hinahandog mo para sa Diyos ay nagiging marumi kung ito ay galing sa maruming puso. Sin is so contagious that he who is affected by it spreads it wherever he goes. We cannot transfer holiness, but we can definitely transfer unholiness. Sa madaling salita, pag hindi maayos ang iyong relasyon sa Diyos, kahit anong gawin mong panlabas na spiritual o reliyosong bagay, paglilingkod sa Diyos at pagsamba sa Diyos, ito ay mali pa rin sa harap ng Diyos kung ang ating mga puso ay mali. So that is what's happening to the people during the time of Haggai. The people were going through the motions of religion. They were worshiping God, they were serving God, they were building the temple, they were working for God, but their hearts are not right with God. And their sin is defiling everything they did, even their worship. The people were unclean, and so their worship becomes unacceptable to God. Is your heart right with God? Unless we come to God to receive His mercy,
Unless we come to God in humility and repentance, to ask God to cleanse us, to forgive us, to renew us, to restore us, everything we do for Him will not make us holy. Everything we do will not make it right. Kailangan nating lumapit sa Diyos upang tayo ay Kanyang linisin, Kanyang patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan, itama ang ating mga puso at iayos ang ating mga buhay. Yun ang pagsamba at paglilingkod na hinahanap ng Diyos. Pusong nagpapakumbaba, pusong basag sa kasalanan, pusong handang magpabago sa Diyos, pusong handang tanggapin ang paglilinis ng Diyos. Ito naman yung pangalawang aral na pwede nating mapulot sa bahaging ito ng Hegay. God blesses us when our hearts respond to God's discipline. Tayo ay pagpapalain ng Diyos kung tayo ay may pusong handang magpaayos sa Diyos. Ang isa pang problema ng mga tao sa panahon ni Hegay is that God is trying to get their attention but they were not listening. They were not responding to God's messages. Pinapadalan sila ng Diyos ng mga pagsubok at mga problema at mga pasanin para ayusin ng Diyos ang kanilang mga ugali, pero hindi sila nakikinig. Sometimes the difficulties in our lives, the problems that come our way, and the trials and testings we experience, they were designed by God to get our attention so that we go back to Him, so that we follow Him, so that we trust Him again. Kaya maraming problema dumarating sa ating buhay, maraming pagsubok, marami tayong nararanasang kagipitan at pighati at kahirapan sa ating buhay. Ito ay para tayo ay kumapit sa Diyos, upang tayo ay magtiwala sa Diyos, upang tayo ay sumunod sa Diyos, na makita natin na walang silbi ang mabuhay sa mundong ito kung wala ang Diyos sa ating buhay, kung hindi una ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya pag pinapadaan ka ng Diyos sa bagyo, dapat tayo makinig, dapat tayong lumapit, tumakbo sa Diyos. Look at what was happening to you before you began to lay the foundation of the Lord's temple. When you hoped for a 20 bushel crop, you harvested only 10. When you expected to draw 50 gallons from the wine press, you found only 20. I sent blight and mildew and hail to destroy everything you worked so hard to produce. Even so, you refuse to return to me, says the Lord. The idea is they expected a lot of harvest. They expected a lot of blessing. But instead, they experienced lack and scarcity instead of abundance. The Lord said these difficulties were meant for them to return to the Lord, but they did not. Yung kanilang mga problema, mga kakulangan, at mga kagipitan ay dapat nagtutulak sa kanila na lumapit sa Diyos, magpakumbaba, at magbalik loob sa Diyos. Pero hindi sila nakikinig. Remember, during those times, it was an agricultural society. Yung kanilang mga ani, yung kanilang mga pananim, yung mga bunga ng kanilang mga tinanim, yun lang ang kanilang sweldo, yun lang ang kanilang ikinabubuhay. Kapag kulang ang ani, kapag mahina ang bunga, kapag kulang ang kanilang mga pagpapala, magugutom sila. All those difficulties should have turned the people back to God and caused them to see God's face. But it had no effect on them. Parang atitigas ng mga ulo nila. Hindi sila nakikinig sa mga disiplina at pagpapalo ng Diyos. Minsan kailangan tayong paluin ng Diyos bago niya tayo pagpalain. Minsan kailangan ayusin ng Diyos ang ating mga puso bago niya tayo bigyan ng mga bagay na kailangan natin. Kapag ka masyado tayong mayabang, masyado tayong makasarili, paano ka pagpapalain ng Diyos? Yung pagpapala, magiging Diyos sa buhay mo. Makakalimutan mo ang Diyos. If our heart is not right, so sometimes God sends us testings, trials, difficulties, suffering, and lack, and poverty. Just like what the people of Hegay went through. Dahil nais ipakita ng Diyos na mas mahalaga na ang ating puso ay maayos, na ang ating buhay ay tama, nang higit sa anumang pagpapala. So God sends discipline to correct our lives. God sends difficulties to purify our hearts. God sends trials and testings so that we can put our faith in God. Ikaw ba pag dumadaan ka sa bagyo at problema at mga sakuna at dumadaan ka sa kaguluhan at kagipitan, Diyos ba ang una mong naiisip? Diyos ba ang una mong tinatakbuhan? Ang una mo bang tinatanong eh, Lord, ano bang inaayos mo sa buhay ko? Ano bang tinuturo mo sa akin? Paano ba palalalimin ang pananampalataya ko ng pinagdadaanan ko ngayon? It is never pleasant when God disciplines us. However, He is doing it for our good. The Bible says, God disciplines those He love. Kapag ka mahal ka ng Diyos, aayusin niya ang puso mo, aayusin niya ang buhay mo. At kung ikaw ay handang magpaayos sa Diyos, ikaw ay magiging banal, ikaw ay magiging matagumpay, at ikay pagpapalain ng Diyos. So when God sends discipline in your life, when God sends difficulty in your life, we have to turn to God and trust Him and draw closer to Him because He is preparing us for greater things. He is preparing our character
for good things. Ito naman yung pangatlong aral na pwede nating mapulot sa bahaging ito ng Haggai. God blesses us when our hearts rely on God's faithfulness. Tayo ay pinagpapala ng Diyos kung meron tayong pusong umaasa sa katapatan ng Diyos. So this time, Haggai is calling the people to look forward to God's future promises. He invites the people to see what God is going to do for them. In the previous verses, Haggai is calling the people to repentance. This time, Haggai is calling the people to dependence. Haggai's prophecy reminds us to rely on God for blessings, for provision, for protection, na ang Diyos lang ang ating pinagmumulan ng pagpapala, pag-iingat, at tagumpay sa ating buhay. Kaya dapat tayong tumingin sa Kanya, at dapat tayong umasa sa Kanya. Dapat tayong magtiwala sa Diyos. The day when the foundation of the Lord's temple was laid, think carefully. I am giving you a promise now while the seed is still in the barn. You have not yet harvested your grain, and your grapevines, fig trees, pomegranates, and olive trees have not yet produced your crops. But from this day onward, I will bless you, says the Lord. So Haggai tells the people to anticipate the blessing and the provision of God, even when they cannot see it yet. God said, your seed is still in your barn. Your grains and your trees have not produced crops yet. Sabi ng Diyos, hindi pa kayo nagtatanim, hindi pa namumunga yung mga puno ninyo, at yung mga binhi nakatago pa. Pero sinasabi ko sa inyo, pagpapalain ko kayo simula ngayon. That is the promise of God. That is the prophecy of Haggai. So the people are being invited to walk by faith and not by sight. Wala pa kayo nakikitang ani, wala pa kayo nakikitang bunga, pero magtiwala kayo sa akin, pagpapalain ko kayo. Ang galing ano, tayo ay iniimbitahan ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit wala tayong makitang pagpapala pa. It's like God is telling us, I'll take care of you, don't you worry about it. You do not know what holds the future, but I am the one who holds your future. God is telling His people, in spite of how bad things have been, and though there is no sign that it's going to be better, you're going to have to trust me. I will bless you. Kahit marami nangyayaring masama at pangit at magulo sa iyong kapaligiran, at parang hindi mo nakikita ang kinabukasan na ito'y magiging mas maganda at mas magiging maayos, kailangan pagtiwalaan mo ang pangako ng Diyos na ikaw ay Kanyang pagpapalain. And that is what faith is all about. We have to trust that God causes all things to work together for good, for those who love Him. Ang Diyos ay gumagawa at kumikilos na hindi natin nakikita upang magkalakip-lakit at magtugma-tugma ang lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Mabuti o masama, maganda o pangit, masarap man o masaklap, God is causing all things to work together for our good. We may not see things clearly, we may not understand why things happen, but we can trust God. We can hope in God. That's the message of Haggai. The heart that God seeks is the heart that seeks God. True blessings come to those who have pure hearts, who encounter God's presence, and who trust God's promises. Ang pusong hinahanap ng Diyos ay ang pusong naghahanap sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nai-impress ating mga magagandang paglilingkod, magarang pagsamba, mahusay na mga handog. Ang hinahanap ng Diyos ay ang ating puso na nagpapakumbaba, ang ating puso na humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, ang ating puso na nauuhaw sa presensya ng Panginoon, ang ating puso na nagtitiwala sa Diyos. God blesses us when our hearts are right with God. Pinagpapala tayo ng Diyos kung tayo ay may pusong malinis sa harap ng Diyos. God blesses us when our hearts respond to God's discipline. Pinagpapala tayo ng Diyos kung tayo ay may pusong handang magpaayos sa Diyos. God blesses us when our hearts rely on God's faithfulness. Pinagpapala tayo ng Diyos kung tayo ay may pusong umaasa sa katapatan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, na kami ay iyong kinaugnay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoon, turuan mo po kami na ang aming mga puso ay handang magpakumbaba, magpalinis sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Gawin mo po ang aming mga puso ay nauuhaw sa iyong presensya, sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahan at sa iyong pagmamahal. Lord, I pray that our hearts will be right with you. I pray that our hearts will be reliant on you. I pray that our hearts will respond to your discipline. Lord, I pray that we will become the people that you want us to be. Panginoon, turuan mo po kami na magtiwala sa iyo kahit di namin nakikita ang mga pagpapala, na magtiwala na ikaw ang may hawak ng aming mundo at ng aming mga buhay. Ano man ang aming pagdaanan, Lord, sa iyo kami titingin. Turuan mo po kami na makinig sa iyong mga pagpapalo
Lord, that you are, when you are disciplining us, when you are teaching us, when you are transforming us, I pray that we will be humble to change our ways. Lord, we love you, we honor you today. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba at pagmamahal na galing sa aming mga puso. Amen.